back dito sa ating channel. So for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano o ano ang ginagawa namin sa mga caladiums na nag-dormant. Last time guys, sinabi ko sa inyo na kapag umabot tayo ng 40 varieties ng caladiums ay ipapakita ko sa inyo. But then dahil nga na-busy ako sa aking wedding and paminsan lang ako pumunta sa Bugo, hindi ko na-film ang 40 varieties ng mga caladiums na collect natin. So that's why dumating yung time na nag-dormant sila guys, kaya hindi talaga ako nakapag-film sa 40 varieties kasi pumangit sila. And papakita ko sa iyo kung ano ginawa namin sa mga caladiums na ito na nag-dormant. So unang tanong, bakit ba sila naging pangit? Kasi nga doon sa harap ng bahay namin, kasi summertime na ngayon, tindi na yung sikat ng araw, tsaka na hindi na save ni mama. Nung bumalik ako dito sa amin, I saved them kasi para hindi sila talaga masira ng husto sa init ng araw. So that's why ipapakita ko sa inyo kung ano ginawa namin sa kanila pagdodorm. Sila ngayon. So ang nangyari dito, mula nang ilipat ko sila doon mula sa harap ng bahay dito sa shady area, ay talagang pinalitan ko ang mga lupa nila. Tsaka yung ibang malalaking bulb, chinap ko. Yes, I changed really everything. I changed the soil talaga. I changed the soil mix. Kasi ang iba kasi is pinagbahayan na ng ano, langgam. So that's why I need to change the soil. So yan ang ginawa ko. Change the soil and everything. Except sa lalagyan. Kasi yan naman talaga ang lalagyan nila. So another change na nangyari is change the environment nila. So mula sa mainit na parte ay nilagay ko sila sa shady area. Stadium sa nag-dormant guys ay ano na siya. Bumubo na ulit, but then hindi gaano kagandahan. Wala nung sila'y naging amen. So, some ay hindi pa masyado nakakuk. Ang iba, hindi pa sumibol. So, yun ang nangyari sa kanya. Ng iba, nandun ang iba. So, again, change the environment, change the soil. Yun ang unang hakbang na ginawa namin sa kanilang pagdodormant. Ang mga caladium is na gusto talaga nila mga acidic soil. So, that's why sa ibabaw ng ano nila, dun sa pinaka-sentro ng plant, is talaga nilagyan namin ng ano, mud press. Kasi acidic. So, next time we will put coffee grounds. Papakita ko sa inyo. Kasi isa naman yun sa mga pamaraan sa pag-angalaga namin sa caladium na nag-dormant talaga. Kung ano natin, mula to sa pag-dormant, ito, tumubo na siya. Itong Red Emperor. Hindi na siya kagaya ng dati na napakalaki niya. Still, with proper nutrition and fertilizer and proper soil mix, is lalaki ang Red Emperor natin. Guys, so nakarada, pinakita ko sa inyo ang paglagay ng mud press sa dulo ng halaman, sa pinakapuno ng halaman, para umusbong sila kasi nag-dormant sila, tsaka umusbong din ang mga kinat natin mula sa bulb nila. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung ano nangyari sa kanila after 2 to 3 weeks na mula nilagyan natin sila ng mud press, kasi acidic ang mud press. And particularly the Red Emperor, kasi nakuha na natin ang mga babies na umusbong o mga new plants na umusbong mula sa pagka-dormant. So let's see. So yan ang nangyari sa kanya. Actually, wala na yung fresh na mud press na nakalagay sa pinakadulo. And as you can see, may mga tumutubo na bago. And then, ito nangyari sa Red Emperor. So, umusbong ang pinakamalaki. Tsaka, may dalawang babies dito na papakita ko sa inyo mamaya kung ang itsura niya. Kasi kinuha na namin, nalagay sa soft pots. At yan ang nangyari sa isa. May dalawang babies na umusbong. Tsaka, ayan ang nangyari sa Duplicara. So far, wala pang nangyari sa Twist and Shout, and itong nangyari sa Baby Moonlight. So guys, ito yung mga Red Emperor natin na umusbong mula sa pagka-dormant. Ito, malaki-laki ang dahon niya kasi parang malaki ang bulb nito. And then, alam niyo naman yung nakaraan na nag-dormant talaga ang mga Red Emperor namin. At saka, sa pag-dormant niya, hiniwan namin ang bulb tsaka umusbong ang mga babies na ito. Actually, marami pang mga babies doon. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Diba nung nakaraan ay nilagyan natin ng mud press ang pinakasentro ng halaman, so kaya umusbong ang mga ganito. Yun, ito nangyari sa ating dragon's heart, napakalaki ng pinakapuno niya kasi kinalaki kasi ang bulb nito, at saka nangyari sa mga babies niya, marami na siya. So far guys, ang ibang nagdormant ay musbog na ang mga bagong halaman. Dati wala pa to, so ngayon meron na siya. I'm still waiting for the other one na umus. So dati guys, sinabi ko nga sa inyo na kapag nagdormant ang iyong mga caladiums, ay hayaan nyo po silang magdormant. As much as possible, lagay nyo sila sa shady area. Since last time ay nilagyan natin siya ng mud press,
So ngayon ay ilalagay natin siya ng calamansi. I will just make a separate video on that and how we are going to make this one kasi gagamit tayo ng pH meter. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo kung paano namin siya nilalagay kasi ihahalo lang namin siya sa tubig. So again, I will make a separate video on calamansi sa paglalagay sa Caladium at saka yung coffee grounds kasi as we all know, ang Caladium salaga ay gusto ang acidic soil. So that's it. Kung nagtatanong kayo na hindi na ba acidic ang soil kasi nilagyan natin ng mud press na nakaraan. So as time goes by po at lalo-lalo na dinidiligan natin kasi ang water talaga is neutralizer. So parang nawawala ang kanyang acidity. So that's why we need to put another agent na acidic para mag-bloom ulit sila. Kapag naglalagay kayo ng lemon water sa inyong mga Caladium, kailangan po nahapon para hindi po mag-evaporate agad ang mga tubig na nilalagay nyo. At saka, kailangan po yaong hindi po umulan kasi po ang ulan ay napaka-acidic. So, if ever umulan at saka nilagyan nyo, baka masira yun kasi napaka-acidic na po ng ulan. Ito, dilila natin sila. Ganyan. So guys, kung nawo-work kayo na napakatagal na nagdormant ang Caladium niyo, ay huwag po kayong mag-alala. Natural lamang po 'yon. Pero at this time kasi summer, walang masyadong rainwater. So talagang mahina ang kanyang pagsibol ng bagong plant. So that's why ang ginawa namin ay naglagay kami ng mga acidic agent gaya ng mud press at saka lemon water para umusbong sila. Kasi sa tuwing umuulan, talaga umuusbong ang mga bagong plant ng Caladium, lalo na yung bulb na lang nakatira, ay umuusbong talaga sila kasi ang rainwater ay talagang napaka-acidic. So ngayon, summer, walang rainwater, so we need to do something kasi nagbebenta kami dito. So that's it guys. No, na ang paglalagay ng calamansi water sa ating Caladiums ay isa sa mga pamamaraan namin sa aming mga nagdormant na Caladiums. So, sa summary, una talaga ay kinuha namin sila sa kanilang original taste at nilagay namin sa mas shady area. Pangalawa, kinuha namin ang mga old na mga soil mix nila kasi parang nawala na mga nutrients doon at nilagyan namin ng bagong soil. And then, some other bulbs na malaki ay kinat namin para marami ang magiging babies. And then, nilagyan namin ng mares para mas lalong acidic ang soil. And then, ito ang panglima na ginawa natin. Nilagyan natin ng calamansi water. So, guys, hindi po ito nangyari overnight. Ang pagdodormant po ng aming Caladium ay nangyari po siya isang buwan. Isang buwan po. So, nung nilagyan namin siya ng mud press, ay doon nag-start talaga na umusbong ang mga new plants niya. Tsaka, ngayon, we wanted na umusbong na talaga ang lahat kasi mabalik na sa normal. Ay, nilagyan na namin naman namin siya ng itong calamansi water. That's for today guys. I hope na bigay ko na impormasyon para sa inyo and may natutunan kayo sa akin i-share. And see you guys in my next video. Thank you very much for watching and bye! Hello!